video and gagawa nga tayo, as I promised, ng full review ng ating kababago lang in-upload na unboxing ng Realme 6. Itetest natin to lahat sa battery, sa gaming, sa camera. So sana panoorin nyo pa hanggang dulo. And ayan, i-reveal ko rin yung price nito and of course, yung mga important sale na dapat nyong i-avail bago pa ito mawala. So I hope na panoorin nyo to hanggang dulo, katekis. So without talking too much, just masimula na tayo. Ayan na, katekis, as you remember, nagbigay ako ng quick specification about Realme 6 sa aking unboxing. And ayan na nga, as you remember, si Realme 6 is meron lang naman siya isa sa pinaka-powerful processor na si Helio G90T, which is for the most immersive gaming. So, abangan natin ng gaming performance ito later. And ayan, kung makikita nyo, ito yung screen ni Realme 6. Actually, hindi siya malayo dun kay Realme 6 Pro. Kasi ito yung kanyang screen display, 6.5. Si Realme 6 Pro kasi is 6.6, diba? And kaya din niya yung 90Hz display, Full HD. Same with the Realme 6 Pro. And yung screen resolution din, 2340x1080p. And of course, protected din to ng Corning Gorilla Glass 5. Pagdating sa thickness and weight, 8.9mm itong si Realme 6 and 191g. Now, pagdating naman sa OS, another feature is octa-core processor and Realme UI based on Android 10 na rin siya. And itong variant na hawak ko is 8GB and 128. Meron din silang 4GB RAM and meron din silang 64GB internal storage. So ayan, malaki-laki yung hawak natin ngayon kasi 128GB yung internal storage niya. Ayan, so pagdating naman sa battery, hindi rin nagpapatalo si Realme 6 kasi meron siyang 4,300mAh battery capacity and 30W bulk flash charge din siya. Same lang din ni Realme 6 Pro. And ngayon, itetest natin to sa kanyang battery charging kung pareho lang din ba sila ng performance Realme 6 Pro or mas maganda to. By the way guys, pareho lang din sila ni Realme 6 Pro na USB Type-C na din. Nice! So ayan, makikita nyo, nasa charging tinest namin siya from 28%. Chinarge namin siya for 55 minutes. And nag-increase agad siya ng 98%. So ayan, makikita nyo 70% yung in-increase na kanyang battery life for almost 1 hour of charging. So most probably 1 hour or more, mag-fully charge na ang smartphone na to. So parang ganun lang din kay Realme 6 Pro guys. So hindi naman nagkalayo yung performance nila. So pagdating sa kanyang draining, ayan, makikita nyo dyan. 1 hour of playing Mobile Legends sa draining katekis, from 51%, nag-decrease siya to 28%. So, mga 23% din yung kinuha sa kanyang battery life. So, kung yung Realme 6 Pro is 19, eto naman is 23%. So, mas maganda yung consumption ng battery ni Realme 6 Pro compared kay Realme 6. Tip lang, para gusto nyong hindi madaling malobat yung phone nyo or hindi siya mabilis kumuha ng battery life, huwag na lang muna natin i-set yung sa highest resolution kasi isa din yung sa mabilis kumuha ng battery. And now, punta naman natin na kanyang heating. Sa heating naman guys, makikita niyo yung performance niya na from 35 degrees Celsius, nag-increase lang siya to 38 degrees Celsius. So, hindi din siya ganun kabilis uminit. So, now nakita niyo na yung performance niya sa charging, sa draining, and then sa heating. And so far, hindi naman siya magkalayo dun sa performance ni Realme 6 Pro. And so, para sa akin, okay din si Realme 6 guys. Now, sa camera naman tayo, katekis. Sa front camera ni Realme 6, meron siya 16MP. Then, sa likod niya, same lang with the Realme 6 Pro na 64MP yung main shooter. Pero yung secondary niya is 8MP. And that is for the ultra wide angle. And the third is 2MP and the last one is 2MP then for the macro. So next to it, ipapakita ko sa inyo guys itong mga features ng camera performance niya. Alam ko kasing importante din na malaman niyo yan. So ayan, kay Realme 6, meron siyang portrait, mayroon siyang panorama sa front and time lapse. And then sa likod niya katekis, meron siyang night. Ayan, meron siyang portrait, 64M, time-lapse, ultra macro, slow-mo, expert, and panorama. Meron siyang HDR effect or beauty effect. Ayan. So, ayun, yung front lang siguro na difference nila ng Realme 6 Pro is wala siyang wide angle. Sa Realme 6 Pro kasi meron na siyang wide angle sa front guys. So, yun lang yung I think a little different nila ni Realme 6 Pro. Wala na siyang nightscape sa front. Pero sa rear, meron siyang nightscape, guys.
Ayan, so sa zoom naman, sa video, 5 times. Then sa photo is 5 times din sa photo, guys. So, yung zoom niya. And now, ipapakita ko naman sa inyo yung mga performance nila. Ayan, so guys, performance naman nila. Si Realme 6, maganda yung front camera niya. Makakita nyo dyan yung mga new sample shots ko sa daylight. With or without the beauty effect, maganda talaga yung camera ni Realme 6, guys. Ayan. And malinaw din yung kanyang bokeh effect. Kahit padalawa kami dito sa photo, yung brother ko, ayan. Makikita nyo yung fair pa rin. Vibrant siya, maganda. And ayan, ipapakita ko rin, guys, sa inyo yung rear camera performance. And makikita nyo dyan na decent din yung rear camera performance ni Realme 6. Ayan. Okay na rin siya, no? Kasi hindi naman siya overly saturated. Sakto lang din yung vibrance niya. And sa macro niya, guys, ayan, detailed din. Clear na clear talaga yung object. Ayan. And then, ipapakita ko rin yung low light sample shots nila. Ayan na, guys. Nakita niyo na yung performance si Realme 6. And so far, wala naman akong masabing hindi maganda sa camera niya. Kasi, as a natural shot niya, is natural lang din yung kuha. At kung lalagin mo na ng beauty effect, is subtle lang din siya. Hindi din siya ganun ka-obvious. So, maganda pa rin siya. Ayan. So, meron din siyang image stabilization. So, pwedeng-pwede siya sa vlogging sa mga gustong mag-vlog dyan. Pwedeng-pwede si Realme 6, guys. Ayan. So, nakita niyo na yung camera performance niya. Puntahan naman natin ng kanyang gaming, guys. Ayan, sa gaming with having this Helio G90T processor, makita nyo kung gaano kaganda yung gaming performance ni Realme 6. Kaya niya yung high graphic setting, high frame rate sa Mobile Legend, and very playable din siya. So makita nyo, mag-enjoy ka kasi walang ka-lags-lags, guys. No frame drops. So may enjoy mo talaga siya. Ayan, yung mga characters, ang ganda kasi vibrant yung colors nila, and ma-enjoy mo yung hero mo talaga dito, guys. And even the clash time, maganda pa rin talaga yung playing mo. Mag-enjoy ka kasi walang minor lags. Ayan, guys, sa gaming, approve ko talaga si Realme 6, even the Realme 6 Pro. Even dung Realme 6i nila, magaganda talaga yung mga phones nila for gamings, guys. And na, ipapakita ko naman sa inyo yung Call of Duty nila. Sa Call of Duty naman, makita mo sa graphic setting, very high yung kaya niya. Sa high frame rate naman, ayan, very high din. So, ang ganda kasi kaya niya yung high level sa COD, and mabigat na gaming yon. So, for me, napakaganda ng gaming experience kasi smooth lang din, very playable, no frame drops, no lags. And makikita niyo, ang ganda rin ng characters, no? May enjoy ka. Although, hindi naman siya ganun ka-realistic, pero maganda na siya, guys. Hindi na siya ganun talaga cartooned. Ayan, so ma-enjoy mo talaga siya. And loud din yung speakers, so okay din siya. Ayan, so nakita niyo na yung performance. And so far, so good. Na-impress naman ako sa gaming performance ni Realme 6. As usual, hindi nila ako dinisappoint sa gaming, guys. So, para sa akin, masasuggest ko to sa mga gamers, lalo na sa Mobile Legend, guys. Napakaganda ng gaming performance sa smartphone na to. Ayan, so, tapos na natin siyang tinest sa camera and all, sa battery and sa gaming. And nakita nyo naman kung gaano kaganda yung performance niya. So, ngayon, pag-alamin naman natin kung ano yung presyo nito. And then, yung price ni Realme 6 is 13,990. And Note 8GB RAM na siya and 128GB internal storage. Meron din naman silang low variant na 11,990. Ayan. So, sa mga naghahabol ng mga sale, actually, meron silang sale ngayon. 500 cut sila sa Realme 6. So, mabibili mo na lang siya lesser ng 500. So, okay na rin yun. Less 500 sa original price niya. So, umavail na rin kayo bago pa yan mawala. And meron din silang sale sa Realme 6 Pro na the first 200 purchaser is magkakaroon ng free Realme band. So, yun. Realme band. Maganda yun. So, kung gusto nyo magkakaroon ng free nun, sana isa kayo sa mga 200 purchaser na makaka-avail. Ibibigay ko yung link sa description box. And, ayun. Sa mga offline sale naman, actually, mag-sale sila is coming May 30 to 31. And meron kang ma-avail na free limited edition na bag nila. Ayan, ipapakita ko sa screen. Limited edition, so actually it worth 1,499. So ma-avail mo siya na for free kapag ka makaka-purchase ka sa kanya offline this coming May 30 to 31 to June 6 to June 7. Ayan, so avail na kayo, guys. Pwede na kayo manali. Meron na silang home credit, of course. Installment for 6 months, zero interest. Ayan, sa mga wala pang pera dyan, pwede nyo rin siyang ma-acquire, guys. So, good luck, everyone. Ibibigay ko yung link sa description box.
Ayan, for my final verdict, so far, gusto ko yung phone na to. First is, maganda kasi yung disenyo niya, guys, na may brighter visual effect. Ayan, so gusto ko yung disenyo niya. And of course, yung color na Comet White. Gustong-gusto ko to, guys. And side-mounted na rin kasi yung fingerprint. Gusto ko rin yan. And ayun, sa design, pack na pack, okay naman siya sa akin. Yung nakaganda sa kanya, although meron ka mga fingerprint magnets, hindi siya ganun ka-obvious, guys. And yung storage malaki, yung RAM malaki, maganda, mabilis yung processor, smooth touch yung screen, malaki din. And then yung performance sa gaming maganda, sa camera din, guys, maganda. So, wala naman akong masamang masabi sa kanya so far, no? Kasi lahat naman nandito na all-in. So, para sa akin, the best ang phone na to. And budget-friendly lang din siya. So, ayan. Alin lang, salamat guys sa panonood ng video na to. I hope na nag-enjoy kayo. Don't forget to like this video, share this video to your friends, subscribe to my YouTube channel. Guys, ayan lang. See you again sa my next video. Bye! Thank you.